until now, nalulungkot ako sa DSWD. Yung social amelioration program namin na SAP, wala pa halos sa grupo ko na 10% ang nakakukuha. Kanya yan din po ang inaasahan ng aming mga jeepney drivers. Makikita po natin yan, andyan po ngayon sa inyong monitor, ang mga driver natin na mamalimos, nangihingi ng tulong sa ating mga kababayan upang patugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. At lagi namin tinatawag, lagi po akong tinatawagan, ha, Obet, ano na ang nangyari sa DSWD? Meron pa po ba tayong matatanggap o wala? Gusto lang namin masiguro kung wala na. Dahil mahirap po, Kuya Daniel, paring Bert, ano? Alam mo na ito, Joel at paring Alex, na itong social amelioration natin na 8,000 per driver, dalawang transyan, napakalaking tulong sa panahon ng pandemic, pandemyang ito na talagang walang kinikita, walang pinagkakakita ng mga driver. Sa apat na buwan, Kuya Daniel, nakanganga kami. Umasa lamang kami sa tulong ng local government, sa tulong ng mga iba pang individual na samahan na nagbibigay suporta, bigas, dilata sa ating mga kasamahan driver. At dito nga, sa karanasan namin sa apat na buwan ito, we are now on the 6 months. Medyo nakagagalaw na kami. Sabi nga, Kuya Daniel, ang pinag-uusapan natin, pare Bert, ang pampahaba daw ng buhay ay pansit. Pero hindi pala, Kuya Daniel, sardinas. Puro sardinas po ang inyuulam. Lahat ng klaseng luto sardinas na gawa na namin sa loob ng 4 na buwan na yan. Kanya, yung nabanggit ni Joel na magiging suporta ng ating pamahalaan, yan po'y inaasahan namin at alam ko ito'y malaking tulong para sa driver at operator ng pampublikong sakyan, hindi lamang sa hanay ng jeepneys. Yes, Alex, meron kayong gustong sabihin regarding it. Please, go ahead. Dagdagan ko lang yung binanggit ni Kaobet. Yung mga drivers and employees ng mga provincial buses, ganun din, hindi kami nakatanggap ng social amelioration program na ayuda. Almost wala pang 10% ang nakatanggap ng mga driver. Ang mga bus kasi, Daniel, bukod sa driver, meron kaming conductor, meron pa kaming support personnel, meron kaming mga mekaniko, meron kaming mga ticket seller, revisor, admin personnel na sa mga nagtatrabaho sa aming mga terminal. So sa isang bus, tatlong pamilya ang binubuhay nun. So kung may tulong man sa driver, nakatanggap yung ibang driver namin, yung mga conductor at ibang mga empleyado, wala natanggap. At ang isa pang maaaring pag-aralan nila Asak Bert at saka ni Director Joel, yung programa ng gobyerno na cashless payment. So ibig sabihin yan, wala nang konduktor ang ating mga buses. Hindi nagagamit ng konduktor, bagamat ay gagamitin na lang nila yung cashless payment na yung katulad ng big card at iba pang mga payment system. Ang epekto nito, Daniel, mawawala ng hanap buhay yung mga konduktor. Kung ilan yung bus na bumibiyahe ngayon, ganun din karami ang konduktor na mawawala ng trabaho. Siguro, itong pondo nito na kasama sa Bayanihan to Heal as One na part 2 na pondo, meron tayong magagamit dyan na pondo para doon sa mga empleyado, mga konduktor o mga other transport personnel na merong ayuda para sa kanila para magkaroon sila ng panibagong hanap buhay kung mawawalan sila ng trabaho dahil dito sa pagbabago na pinapatupad natin. So, yun lamang, Daniel. Okay, Asik Bert and Sir Joel, please go ahead, Asik Bert. You want to say something, please. Yung napanggit ni Alex yung tukod sa cashless transaction. Alam mo, Kuya Daniel, may halintulad natin yan sa banko. Kung natatandaan mo, kung gusto mo mag-withdraw o mag-deposit ng pera, pupunta ka mismo sa banko between 9 a.m. to 5 p.m. para mag-tax transaction. Mm-hmm. Pero nung introduce yung ATM, kahit anong oras ng araw, pwede kang gumawa ng transaksyon o pag-withdraw o pag-deposit
deposito. Ganyan din yan, no? Ang mangyayari dyan, of course, kailangan i-retool yung mga maapektuhan na mga tao. And as far as the Department of Transportation is concerned, meron naman meron naman tayong pondo na inilaan para diyan, ano? At katulong natin diyan is of course yung TESDA para yung mga maapektuhan nung nasabing changes, especially with the introduction of technology, magkaroon sila ng ibang pagkakahanap buhay yan, ano, kung hindi na sila pwedeng magkonduktor dahil napalitan na sila ng cart, no? Pwede naman siguro silang maging let's say for example ancillary services ng bus company, no, sa maintenance, or kung talagang kinakailangan mag-iba sila ng opisyo, no? Pero hindi natin mapipigilan yan, eh, no, yung tungkol dyan sa pag-introduce ng technology, no. Tapos yung kanina nabanggit ni paring Obet yung tungkol sa social amelioration plan. Sa akin lang ito, no. Medyo siguro may nagkaroon ng kalituhan, as far as the social amelioration plan is concerned, particularly sa mga drivers, ano. Nung sinabi, alright, yung mga drivers yung mga jeepney drivers, particular na yung mga jeepney drivers makakatanggap ng social amelioration plan. Anong problema? Anong challenge doon? At hanggang ngayon, ano ang challenge? Wala kami data ng drivers ng mga jeepney. Ang meron kami data sa LTFRB is yung mga operators. Bakit? Dahil kasi yun ang kausap ng LTFRB, hindi naman yung drivers. That's why ngayon nga, ang ginagawa ng LTFRB, inuumpisahan na nila, no? Tungkol dyan sa datos na yan. Dahil noong sinabing makakatanggap ng social amelioration fund yung mga driver, hinahaan ang opisina ni Joel, ano? At Joel Bulano. May pupunta ron. Ako, driver ako ng jeep. Pag tinanong mo na, sinong operator mo? Wala na, hindi na makasagot. Kung ano yung plate number na minamaneho niya, hindi makasagot. So, paano naman ang gagawin natin? So, ngayon, para mapagbigyan na, sige, sama sa listahan yan. Ay, hindi nila alam, yung listahan na yun, ibinabangga rin sa ibang listahan, kasi baka nagkakadoble-doble. No, baka sila nag-report din sa barangay o sa kanilang, yung sa syudad na nakakasakop sa kanila. No? Ang as far as yung pondo is concerned, siguro, dapat din maunawaan ng ating mga kababayan. Pero ng bayan po yan, no? Merong oras ng pagtutukos dyan, no? Pagka naramdaman ng Commission on Audit na hindi maayos ang pagkakagamit ng pondong yan, may kalalagyan kami. So yan naman ang iniingatan namin. Alright, Director Joel, paano po ba itong nai-settle ngayon? Kasi ganito po, may programa po ako dito, hindi lang itong Get It Straight, yung aking serbisyong bayanihan, na marami lumalapit sa akin din na talaga mga drivers. As a matter of fact, ay ilang mga grupo na po ng mga drivers din, yung pinapadala natin mismo ng ayuda directly galing sa ating programa. Ang isa po na idadaing nga nila, yan pong pagkakaroon ng kalituhan dun sa pagkuha nila ng social amelioration. Ang parang mulat-mula po kasi parang not for anything else, mulat-mula, ito isa po yun sa mga binabanggit ko kahit sa mga taga Department of Labor and Employment, yung pong taga OWA, iba-ibang mga grupo, ano? Kasi ang nangyayari po, minsan kaya nagkakadoble o kaya naman ay may nawawalan. Pagka pumunta doon sa barangay, tuturo sa, ay, driver ka pala, doon ka sa LTFRB pumunta. Eh pagdating doon, wala naman proseso na sabi ka, guys, sabi nga ni ASEC, eh wala naman pang, hindi mo maturo kung sino ang iyong operator o kung ano paman. Nagkaroon na po ng maraming kalituhan. Hindi ho ba talaga ito pwedeng ma-consolidate na ang pag ganitong sitwasyon ay ang DSWD na talaga lang ang top on top of everything? At sa kanila na lang pupunta kahit ano pa ang lahat yan, para wala nang kalituhan. Kasi kahit naman sabihin mong ikaw ay driver o ano man ang kalagayan mo, saan ka man, sigurado may barangay kang kinabibilangan, eh. At mayroon namang doon sa barangay, may talaan din naman doon ng kung anong trabaho mo at ano ang pinagkakakitaan mo. I do not know.
ang sa akin lamang po ay based on the complaints na nare-receive natin, o kung hindi man po complain, ano, more on karaingan, masasabi natin ganun, ano, karaingan at damdamin ng ating mga kababayan. Director Joel, alam ko po medyo masakit din ang ulo ninyo dyan. Ano ba ang nakita na natin po ditong solusyon? Tama Kuya Daniel. Alam niyo po, gusto ko lang pong linawin, ano po, yung pong social amelioration program. Ito po talaga ay the SWD. The funds were downloaded to the SWD. Alam niyo po, ang role lang po ni FRB, tumulong lang po tayo dyan para po maibigay so yung mga listahan ng mga legitimate public utility drivers. Kaya nga po kami nagtataka kung bakit to, yung mga drivers sa amin po pumupunta para kumuha po ng ayuda ng SAP. Kaya pinapaliwanag po namin na kami lang po nagbibigay ng mga listahan for validation din po ng DSWD from any other list na mayroon po sila, like yung mga PPP programs nila. Sa totoo lang po, tama po yung sinabi ni Asik. But sa umpisa po, meron po kaming may mga listahan din po kami ng drivers initially, dahil po mayroon po tayong programa at alam po ito ni Sir Alex sa kanika Obet. Ito pong ating Drivers Academy. Ano po, marami na pong nag-attend dito sa academy namin na ito, itong program ng education ng LDFRB, na may mga, meron na po kaming data sa kanila. Aside from that, meron pa rin po kaming data na galing naman po dun sa during application nila o transactions nila, meron po silang pinifill up na mga forms and indicating the drivers of the unit. So may database na rin po kami ngayon. Yung pong mga listahan, mga resources niyan, aside from doon pong nilapitan po namin yung mga association like Isika Obet, ibang mga groups din ng mga public transport to submit their members na talagang drivers. Binabangga po natin ito doon po sa ating database ng mga units at operator. Pag nalinis na po ito, pinapadala po natin ito sa DSWD. Nationwide po, ang napadala na po natin sa DSWD, kung hindi po ako nagkakamali, more than 300,000 list of drivers po yun. Baka mas malaki pa po. For them to consider para po doon sa amelioration. Although may sa Metro Manila, malaki-laki na rin po yung nabigyan. Pero sabi nga po ni Kaobet, hindi pa po nakakover po lahat.